Good day, ma'am. I'm Jan Luis Rivas from 3CRI A2-4. And I will discuss today is about arson cases. And our objectives is define and describe the crime of arson and describe and explain the power triangle. Arson. Dinedefine ito as a malicious burning private or other property. Ito yung pagsunog ng sinasadya sa ibang property or intentionally sineset yung fire sa other property to destroy it. Motive or reason for arson. Ito yung mga reason bakit ginagawa nila ito. First is arson for spite. Ano nga ba yun? Ito yung ginagawa nila yung pagsunog sa ibang property intentionally dahil sa pag-revenge. Second is arson for excitement. Ito yung ginagawa nila yon dahil nagbibigay ito sa kanila ng excitement or parang naging habit na nila ito. Next is arson for crime concealment. Dito naman is ginagawa niya ito para maitago yung crime na ginawa niya or para maitago yung mga possible evidence na pwedeng makuha sa ginawa niya ng crime. Power triangle, ito yung component ng power para mabuo ito. Kung may kulang na isa dito is hindi ito magkokos or magbibuild ng power. First is heat. Ito yung isa sa importante para mabuo yung power kasi hindi mag-iignite yung power kung walang certain amount of heat and hindi rin lalakas yung power kung walang heat. Second is fuel. Kailangan ng fuel ng power triangle or fire para mag-create to ng apoy. Yung fuel source is anything that flammable. Halimbawa is wood, paper, fabric, or chemicals. Once the fuel is nawala sa power triangle, is mawawala yung power or ma-extinguish ito kusa. And next is oxygen. Oxygen, ito yung isa pa sa essential need ng power para ma-create. Kasi para mag-start or continue yung power, kailangan ng oxygen nito. Collection of evidence versus burn pattern. Dito naman is malalaman natin kung saan nagsimula or yung origin ng fire. Next is evidence of force entry. Malalaman natin dito kung may nagsimula ba nung fire or may iba bang pumasok dito. Next is condition of ignition key. Dito malalaman natin kung pinilit na sirain yung ignition key para makapasok. First is missing accessories. Next is missing accessories. Malalaman natin dito kung may mga wala bang gamit dito. Physical damage. Ito yung total damage ng apoy or arson na ginawa ng suspect or perpetrator. Two elements of the alleged arson in prosecution. The fire was caused by willful criminal act. Dito naman yung cause ng fire is intentionally siyang ginawa. And next is the identity of the defendant as the one responsible for fire. Dito naman pwede siyang hindi siya intentionally pero siya yung responsible or pinagmulan ng apoy. These two elements pwede siyang gamitin two positive evidence or by circumstantial evidence of both.